diwang ang mag-inang si Moira at si Zoe dahil sa wakas, nalusutan nila ang fingerprint match. Sa madaling salita, hindi nag-match ang kanilang mga fingerprint doon sa medical kit na nakita nila at tanging kay Lolo Pepe lang ang nag-match. Kaya naman, hindi sila nakasuhan ng magkapatid na Giselle at RJ. Subalit buo pa rin ang loob nitong si Giselle na maaari pa rin may kinalaman itong si Moira at si Zoe. Lalo't ipinakita nga ng isang investigator ang bago nilang ebidensya at yun nga ang parte ng sapatos na pagmamay-ari ng isang babae. Maaaring kay Moira or kay Zoe ito, kaya naman dali-dali nilang hinanap. Nagdiwang si Moira habang bigla na lang magulantang siya dahil papasukin siya ng magkapatid. At dito hindi nila sasabihin kung ano ang kanilang hinahanap. Hindi nila nakita ang mga hinahanap nila sapagkat hindi naman pagmamay-ari ang sapatos na yun kundi kay Zoe. Tantang si Moira sa ginawa ng magkapatid. Nang kanya itong tanungin ay hindi naman nagsasalita ang mga ito kung ano ba talaga ang kanilang hinahanap. Buong akala kasi niya ay ligtas na siya doon sa mga hinala nito, ngunit hindi pa pala tapos. At dito nga makonfirm niya dahil sa isa niyang inutusan na isa ding pulis kung ano ba ang naging update, kung meron na bang changes. Ito nga ay mapapagalitan niya ang kanyang utusan kung bakit ngayon lang niya sinabi at hindi agad binalaan tungkol sa bagong ebidensya na nakita ng mga kapulisan. Kaya naman itong si Moira ay agad niyang tatawagan itong si Zoe dahil natitiyak niyang pagmamay-ari yun ni Zoe. Sinabihan niya si Zoe na kailangan niyang umuwi agad-agad sapagkat kailangan niyang mahanap ang sapatos kung saan may nawawalang shoe embellishment dahil natitiyak niya na pupuntahan siya ng magkapatid na si Giselle at itong si RJ. Lungkot nga ang mga magkapatid dahil hindi nila nakita ang kanilang hinahanap sa loob ng bahay nitong si Moira. Ngunit sinabi ni Giselle na maaaring hindi sa kanya pero posible ring kay Zoe ang naturang sapatos. Kaya naman nagulat itong si RJ at sinabing maaari kayang nasa loob ng bahay nila ang hinahanap nilang nawawalang parte ng sapatos. Dahil nga sa kagustuhan ng magkapatid na malaman ang katotohanan kung ano talagang nangyari at sino talaga ang may salarilin. Hindi nagdalawang isip ang magkapatid na pasukin ang kwarto nitong si Zoe dahil wala namang din mawawala kung susubukan lamang nila. Ang mahalaga ay makakasiguro sila na walang kinalaman itong si Zoe. At ikakagulat nila ang kanilang matutuklasan sapagkat mayroong isang box na nakatabi at dito nila makikita na nag-match ang nawawalang parte ng sapatos ay walang iba kundi pagmamay-ari ni Zoe. Napasigaw na nga lang itong si Giselle sa kanyang nakita. Samantalang itong si RJ ay natulala at gulat na gulat, hindi niya aakalaing ang kanyang palang anak na si Zoe ang may salarin kung bakit nahulog sa bangin itong si Lolo Pepe. Gulat na gulat itong si Zoe nang makita na hawak-hawak na nga ang kanyang mga sapatos nitong magkapatid. Hindi na niya matatakasan ang kanyang kasalanan. Sa galit ni Giselle ay ipapakulungan niya itong kanyang pamangkin na si Zoe. Mabigat ang loob nitong si RJ. Hindi niya sukat akalain na magagawa yun ni Zoe sa kanyang papa. Mahal na mahal niya itong si Zoe. Kahit mabigat sa kanyang loob, ay hindi niya pipigilan ang kanyang ate na ipakulong itong si Zoe alang-alang sa kanilang papa. Dahil gustong-gusto ni Giselle na mananaig ang hustisya para sa kanyang papa dahil nga kalunos-lunos ang sinapit ng matanda sa mga kamay na gumawa noon sa kanila. Ikinagulat din ni Annaline ang katotohanan na kanilang natuklasan dahil hindi niya ine-expect na si Zoe pala ang magiging salarin. Buong akala nga niya ay si Moira dahil ito lang naman ay may masamang budhi. At napatunayan na nga nila ito ng maraming beses. Na-implementyahan na talaga ang kanyang anak na si Zoe at naging mas malala pa nga ang kanyang ugali dito sa kanyang inang si Moira dahil kayang-kaya na pala nitong pumatay ng tao.
Isip nga ni Annalyn na kaya pala sinusundan siya ng lolo at nagpaparamdam sa kanya sapagkat siya pala ang may salarin ng kanyang aksidente.